May na ako nakakalimutan. Eh, pasensya na kayo. Sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, buksan natin ang ating mga Biblia. 1 John chapter 2. Babasahin natin ang verses 12 to 14. Pinamagatan po natin itong Kristiyano ay pinatawad at lumalago sa Panginoon. Kung Kristiyano ka, pinatawad ka, at lumalago sa Panginoon. Ganito po ang pagkakasabi. Mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Mga anak, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. Mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Ito ang salita ng Panginoon at bigyan natin ng pansin ang pagdiriin dito sa salita ni Apostol Juan. Sinusulatan ko kayo. Sinusulatan ko kayo. Sinusulatan ko kayo. Ibig sabihin, napakalaga po ang salita ng Diyos na ipinarating sa atin. Tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat buong kalooban ninyo, alang-aling sa aming kaalaman tungkol sa inyo at kaalaman ng aming responsibilidad para sa inyo ay nakatala sa iyong banal na kasulatan. Salamat Panginoon sapagkat sa pamamagitan nito, kami po'y makalakad ng matuwid. Kami po'y makalakad sa liwanag. At kami po ay maliligtas sa lahat ng kamalian at mapapatawad sa aming mga gawang kasalanan. Salamat po sa inyong mga salita. Nawa pagpalain po ninyo ang mga pangungusap na ito sa aming pong mga puso at isipan upang kami po ay magkaroon ng assurance ng aming pong kapatawaran at assurance din na kami po ay lalago sa Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Nais kong basahin ang John chapter 1 verse 1 to 4 upang ipaalala sa atin kung gaano kahalaga ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa ating lahat. Ganito ang kanyang pagkakasabi sa 1 John 1 verses 1 to 4. Ganito po ang pagkakasabi. Yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa amin ay ipinahayag. Ipinapahayag namin sa inyo yaong aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Ito'y pagdiriin ni John sa lahat po ng Kristiyano na kanyang tinuturuan sa lugar na ito dahil po sa lumalaganap ng doktrina na nagliligaw sa mga tunay na mananampalataya. Kung tawagin yan ay Gnosticism, na paniwala rito mayroon silang mga espesyal na karunungan nagmumula kung saan-saan sa anghel o kanino paman
at maraming naliligaw sa kanilang turo na tumulad sila sa ganitong karunungan. Kaya sinasabi ni John dito, huwag kayong maniwala dito sapagkat aming pinatutuhanan sa inyo, aming nakita, aming narinig, aming nahipo ang buhay at nagbibigay buhay sa lahat ng mananampalataya. Kaya dito po makikita natin kung paano pinatunayan ni Juan kung gaano kahalaga ang sulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga apostol. Na dapat tayo po'y laging maging masunurin. Tayo po'y huwag magkaroon ng puwang na hindi natin ito masilip, mabasa, pinag-aaralan at ma-meditate day and night. Sapagkat ito po, dito po napapahayag ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya at kung paano din tayo ay mayroong pakikisama sa Diyos, kasama si Kristo at kasama ang mga kapatiran. Kaya nga, dito po sa pamagitan ng salita ng Panginoon, nais ni John na lahat tayo ay mayroong pag-ibig, pakikisama sa Diyos at tayo po'y namumuhay sa kabanalan. So ating napatunayan na karaan, ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating pagiging masunurin sa Kanya, sa ating pong pag-ibig sa Diyos at kapatiran, at higit sa lahat ay ang pamumuhay sa kabanalan. So isa pang katibayan ng tunay na kaligtasan na taglay ng isang Kristiyano ay ang espiritual na paglago sa ating pong buhay kay Kristo. Dapat lumago ang ating pagkakilala kay Kristo upang sa ganun mapatunayan ang ating totoong kaligtasan. Na dito sa ating pong binasang talata verses 12 to 14, tinatalakay dito ang tatlong uri ng Kristiyano. Tatlong uri o antas ng Kristiyano. Una, ang mga maliliit na bata. Ikalawa, ang mga ama. At ikatlo, ang mga kabataan. Na ating putong tignan, sapagkat lahat tayo, matanda ka man o bata pa man, eh narito ang proseso, may mga antas sa ating paglago. Nagsisimula tayo sa sanggol, dumarating tayo sa kabataan at dumarating tayo sa ating pagtanda o bilang mga magulang. Kaya lahat tayo dumadanas ng ganitong yugto ng buhay. Mula sa kapanganakan, sa pagkamaliit na bata, sa mga kabataan at hanggang sa pagiging matanda na tama sa edad. So sa isang layunin, tayo po ay naligtas at lumalago, tumitibay sa pananampalataya upang iharap tayo sa Diyos na walang kapintasan, na walang kulubot. Yun po ang layunin eh. Kaya tayo laging nag-aaral, tayo sumasamba, natuturuan upang tayo po ay presenta ng ating Panginoon sa Diyos na walang kulubot. Itong sabi sa Ephesians chapter 5 verse 27 na tumutukoy ito sa mag-asawa na dapat ang asawa magpasakop sa kanyang mister at ang mister mahalin niya ang kanyang asawa, ilaan ang kanyang buhay, anumang kahinaan ng asawa dapat niyang tanggapin at turuan upang mapabanal sa kanyang buhay. Pabanalin siya sa mga katotohanan. At ito rin ang kaugnayan si Jesus at sa iglesia. Ang sabi sa 27, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Napakalaga po ito mga kapatid. Tatlong antas ng pagiging Kristiyano. So dito po, magpapakita sa atin, dito dalawang bahagi lamang ang ating titignan tungkol dito sa pagiging Kristiyano. Una po, ang talatang ito ay nagpapahayag sa atin ng encouragement. Encouragement. Napakalaga po ang encouragement. At ikalawa, dito po naman ay nagpapahiwatig sa atin ng pag-asa ng paglago. Maturity is expected dito po sa talatang ito. And also, message of encouragement. Na una, tignan natin ang message of encouragement. Ito po'y may kaugnayan sa ating kapatawaran. Natanda natin, si Kristo po, wala po siyang kasalanang hindi pinatawad sa atin.
lahat po ng ating tinanggap mula kay Adan ay pinatawad ng Diyos. At tayo po ay wala na sa kahatulan ng impyerno. Pero hindi nangangahulugan na wala na tayong kasalanan. Ang kasalanan ay nananatili pa rin sa atin. Ang nawala sa atin is the penalty of sin. Nandiyan pa rin yung kasalanan. Hindi pa tayo perpekto. Bakit niloob ng Panginoon na manatili ang pagkasalanan? Eh para sa akin po, upang tayo ay lumago. Sapagat kung wala pong struggle, wala pong pakikipaglaban sa atin, hindi natin alam kung tayo nagwawagi o natatalo. So sa pamagitan po ng paglalaban ng flesh and the spirit, dito tayo nahahamon para lumago sa ating pagiging Kristiyano. So encouragement sa atin na tayo pinatawad na ng Diyos. Pero hindi nangahulugan, wala tayong kasalanan, kundi mayroon tayong remaining sin. At yung remaining sin na yan ay hindi po yan basta-basta. Malakas pa rin, makapangyarihan pa rin yan. Pwede pa rin tayong diktahan yan upang gawin ang masama. At dito sa remaining sin, tayo yung nakagawa ng kasalanan na hindi natin nalalaman, kundi dahil sa batas ng remaining sin, nagagawa natin ang anumang kasalanan. At mayroon din pagkakataon na yung remaining sin, nagtuturo sa atin, gawin mo yan sapagkat malaking pakinabang mo dyan. Pero ang lahat ng ito, mga kapatid, ay mapapatawad ng Panginoon. Bakit po? Dahil yung penalty ng kasalanan, unang-una, pinatawad na. So pati yung ating mga actual sins ay mapapatawad din. At ang promise niya ay ang 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. Faithful and just. Si Kristo ang ating tagapagtanggol. Si Kristo ang ating tagapamagitan. Faithful siya sapagkat yung katuwiran ni Kristo ay nakabihis sa atin. Yung kanyang passive and active obedience. Kaya nga, tayo po'y pinapatawad. Ito po yung encouragement sa atin. Now, kung tayo po'y nagkakasala na hindi natin alam because of the law of sin in us, at tayo po'y nagkakasala na sinasadya natin, eh bakit pa natin kikimkimin yun? Ganong privilege sa atin na tayo po'y makalapit sa Kanya upang ihingi ng kapatawaran. Bakit ka magkikimkim? Ang pagkikimkim po ay para sa ating kasiraan. Hindi niya pakikinggan ang ating dalangin. Magiging ating dalangin, magiging karumaldumal sa Kanya sapagkat God hates sin. Kaya nga, it's a privilege. Isang encouragement po na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon. Verse 12, ang sabi sa ating text, mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa Kanyang pangalan. Remember that, isinusulat ko palagi. Isinusulat ko, balik kayo sa salita ng Panginoon. Huwag kayong pumunta sa iyong damdamin, sa iyong paniniwala, sa sinasabi, counsel ng maraming tao. No, bumalik tayo sa salita ng Panginoon. Delight in the Word of God. Balik tayo. Sapagat ang salita ng Diyos ang makapagpapatunay sa atin na tayo po'y Kanyang pinatawad. Anong sabi ng Panginoon? Confess. Yan po, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan, dugo ni Jesus ang naglinis sa lahat ng kasalanan. Kaya nga, habang tayo po'y may pakikisama sa Ama, meaning we have that love in God and love to the brethren, mayroon tayong fellowship. At habang sa doon po sa mga kasalanan hindi natin nalalaman, tayo'y nabibiktima noong remaining sin, ano pong pangako dyan? 1 John 1:7, gano'n pong sabi, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama kayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na Kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Habang tayo po may fellowship sa God and fellowship with the brethren, mayroon tayong mga kasalanan na hindi natin nalalaman, hindi natin naku-confess because hindi natin to ginagawa purposely.
ang dugo ni Jesus ang naglilinis sa atin. Ganun po katindi ang kapangyarihan nung tayo po'y laging nagkikipag-fellowship sa Father and we love our brethren. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus. At isa pong pagpapala, it's a blessing na mayroon tayong karanasan na tayo pinatawad. Hindi lamang dun sa penalty, maging sa ating pong mga kasalanan dahil sa ating remaining sin. Romans 4:7. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masamang gawa at ang mga tinakpan ang kanilang mga kasalanan. So we're blessed, mga kapatid. That should be our encouragement. Palagi. Tapos hindi natin pahalagahan itong ginagawa ni Jesus sa atin presently. At tayo nandun sa kamunduhan, nandun tayo sa sanlibutan, lahat ng pandaraya, lahat ng last ng kahalayan ng sanlibutan, nakikisasaw tayo doon. At hindi natin ito pinahalagahan, dapat tayo ma-encourage sa buhay natin as a Christian. Huwag tayo pumunta ron sa mundo. Do not be conformed to the pattern of this world. Nakakalungkot po maraming Kristiyano. Ganun ang ginagawa sa kamunduhan. Kinukuna ng mga lessons yung pong gawang kamunduhan. Kilala natin yung mga taong yun, kung sino sila. Pero kinukuna natin ng lessons, hindi tayo bumabalik. Sabi ni John, isinusulat ko sa inyo, pinatutuhanan namin, nakita namin, nahipo namin, kasalo namin. That should encourage us, mga kapatid. At ang paraan po ng pagpapatawad sa atin, because of His name, di ba? Sabi sa 1 John 12, mga munting anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Not because of our confession, not because of our goodness, but because of His name, Jesus' name. So ano ibig sabihin nun? Na dahil sa kanyang pangalan. Ang pangalan niya, Panginoon, ng Panginoon, natatangi, banal, at walang anumang kalikuan, walang anumang kasinungalingan, walang ibang pangalan na binigay ng Diyos sa sino ng langit, sukat ikaligtas ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya, sukat na ikapapatawad sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya, only the name of Jesus Christ. May kapangyarihan ng kanyang pangalan, mga kapatid. May kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Hindi natin gagamitin para i-cast out natin ang mga devils. No, i-apply natin sa atin bilang isang privileged people na tayo po'y pinatawad because of His name. 1 Corinthians 6:9, ang sabi po rito, hindi ba ninyo nalalaman na ang mga masamang tao ay hindi magmamana ng kariyan ng Diyos? Huwag kayong padaya. Ang mga mapakiapid, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga mangangalunya, mga binabae, mga makiapid sa kapwa-lalaki, mga magnanakaw, masasakim, mga maglalasing, mga mapagmura, o ang mga manggaganso ay hindi magmamana ng kariyan ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon. Subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Bakit pa tayo makikisawsaw sa gawa ng sanlibutan? Tayo'y Kanya ng pinatawad dahil sa Kanyang pangalan. Iyon po yung pinapayag ng talata natin. A message of encouragement. Then secondly, ang mga talatang ito ay nagpapayag ng maturity expected. Kalaguan na inaasam.
Dapat bawat isa sa atin nakikita ang kalaguan at hindi pawang kapintasan. Hindi dapat sa atin na tayo na lamang ang tinitignan, bakit wala si ganito, bakit ganun ugali niya, bakit ang ganyang buhay. Hindi dapat. Ini-expect po rito sa sulat ni John na lahat ng membro ay lumalago. Whether you are a baby, young man, or old, dapat lumalago. So may mga antas ng kalaguan dito spiritual. At nimbasahin muli ang verse 13 to 14. Mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataang lalaki, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Mga anak, little children, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang ama. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Paulit-ulit. Grabe ang pag-emphasize dito. Alam nyo, pagsalita po'y paulit-ulit, dapat nating pakinggang maigi ito sapagkat may malalim na kahulugan. Holy, holy, holy. Pag inulit yan, mga kapatid, dapat tayong manginig. Verily, verily, I say unto thee, pakinggan maigi, paulit-ulit. At dito paulit-ulit po, binanggit, unahin natin ang ama. Na dapat ang ama ay makitaan ng lumalago. Now, ama, tumutukoy ito sa may mga edad na. Sa mga may edad na o matagal nang mananampalataya. Ibig sabihin, sila po yung totoong malalago na espiritual. Hindi pasaway. Mga ama, karapat dapat tawagin ng mga sanggol na ama. Karapat dapat tawagin ng mga kabataan na ama. Hindi pasaway. Hindi nakikitaan ng hindi magandang halimbawa. Ang sabi po rito, mga ama, sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Ano sinasabi diyan? Inyong nakilala siya nagbuhat pa ng simula. Ibig sabihin, nagpapatuloy itong taong ito, itong nanay na ito, itong babaeng ito, simula nang siya maging Kristiyano, consistent ang kanyang pananampalataya. Kaya nga, ang faith natin is faith continuing, unfinished continuing. Yung salvation natin, saved past tense, pero sa Greek word, yan po ay continuing, nagpapatuloy. Yes, mayroong mga lapses. Mayroong mga pagbagsak. Pero tumatayo, bumabangon muli. Sa kanyang pagbangon, panibagong antas na naman ng paglago ng kanyang panahon at ng kanyang edad. Hindi pagbagsak, bumababa. Bawat akyat ng matatanda, simula nung sila'y maligtas, umaakyat, bumabagsak, yes, may mga lapses talaga, may mga pagbagsak sa kasalanan, pero muling bumabangon at pataas, at bumabagsak, bumabangon, pataas ng pataas. Yan po ang dapat makita sa mga matatanda, hindi po pasaway. Dapat sila yung sumasaway. Sapagkat sila na yung may mahabang karanasan sa pamumuhay pananampalataya. Bumabangon. Hindi po nagpapatuloy na flat, plateau, na para bang narating niya na kung ano yung dapat niyang marating. Tanda natin, revelation of God is progressive. Wala pong lugar na kung saan narating mo na yung plateau para ikaw ay ganap na. No? Lalo pa tayong lumalago. Even Paul, siya po'y papatayin na. Babagsakan na siya ng talim sa leeg, pero hinahanap pa rin niya ang kanyang parchment, ang kanyang mga kasulatan. Gusto pa niya mag-meditate, mag-aral. Mamamatay na lang. Yan po ang buhay ng Kristiyano na matanda na. Nakakalungkot kung sino yung matanda na, pasaway. Kailangan pang laging palalahanan sa oversight.
Maalala ko nga pala, magsisimula po tayo sa oversight, mga kapatid. Gusto ko kayong makilala muli, personal, sa inyong buhay. So yun po yun, nagpapatuloy, consistent, mayroong pagbagsak, pero palago ng palago ang kanyang pagbabalik. Perseverance of the saint. Nakakapag-persevere ang isang banal sapagkat God preserves him. Hindi tayo makakapag-persevere, makapagpatuloy kung wala pong preservation ng Panginoon. Like for example kay David, kanina sa devotion nila, na ang sumasampalataya sa Diyos ay tulad ng isang bundok. Anong bundok? Anong implication ng bundok? Stability. Katatagan. Ang sumulat niya si David, mula nung pagkabata, nakita niya ng bundok na yun. Nung siya naging kabataan, kita na rin ang bundok na yun. Nung tumanda siya, kita pa rin ang bundok na yun. Hindi na babago, stable, matatag. Ganun po ang isang Kristiyano. Tumatatag habang tumatagal. Hindi po pasaway. Then secondly, young men. Young men. Ang sabi po sa young men sa 14C, mga kabataan, kayo'y sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas. Wow! Grabe! Dito sinabi ng Diyos. Hindi sinabi sa matatanda, kayo'y malalakas. Pero kayo'y mga stable, pero ang kabataan ang tinawag malalakas. Sapagkat kayo'y malakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo. Kasi nakita nyo, yung kabataan talaga ang mayroong pangahawak ng salita ng Panginoon. At sila'y malalakas. At inyong dinadaig ang masama. Bakit po? Sapagkat sa panahon ng kabataan, narito ang lahat ng temptations, lahat ng lust sa mundo. Kagabi lang, nanood ako ng mga gawa ng mga Pentecostal charismatic ng mga kabataan nagtatanggo-tanggo sa ano sa stage, yung po ay mga tao, pero ng mga ginagawa nila at feeling nila they're matured Christian. Kasi dancer na sila. Dati sila ay nasa gitna lang, taga lumalago sila. Kaya yan ba tinuturo ng banal na kasulatan? Pero mga kabataan dito, masasabi king kabataan dito, wala pong hinahangad na makasalimutang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos. Kundi ang kanilang pamamaraan pumupunta sa mga seminars. Pumupunta sa salita, nagtuturo dito sa iglesia, nagtuturo sa kabataan, nagtuturo sa mga young people, mga young professional. Lumalago sila, dinadaig nila ang tukso ng sanlibutan. Yan ang nakikita na dyan sa bawat iglesia. Bakit po? Laganap dito ang bulaang doktrina. At pinagmamalik ko kung iglesyang ito. Sapagkat rooted sa salita ng Panginoon, mga kabataan. Ang desire nila, ang delight nila ay ang Panginoon. Kahit malayo, pinupuntahan ng mga kabataan dito. At hindi sila nagpapadala noong kailangan feeling good ka pag sumamba, kailangan importante ka, kilala ka, binabati, ang galing mong sumayaw, ang galing mong magtamburin, ang galing mong... No. But people, mga bisita natin dito, at nakita nila mga kabataan, young people, they're teaching one another. At anong pinakamahalaga doon, mga kapatid? Ito po, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ang sabi po tungkol sa mga kabataan, ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan. Nasaan daw nagsisimula ang masamang pagnanasa? Sa mga kabataan. Lahat ng temptation, last ng lust of this world, nasa kabataan. Ang sabi, ngunit layuan mo ang masamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran. Ito bang ginagawa ng kabataan dito na rooted ng salita ng Panginoon na tinuturuan ang doktrina ng kaligtasan, doktrina ng kabanalan, doktrina ng sanctification, doktrina ng justification, doktrina ng election? Ito bang ginagawa ng mga kabataan dito?
Hindi po, ang kanilang hangad ay katuwiran. Ang kanilang hangad ay pananampalataya. Ang kanilang hangad nila ay pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. At hindi po hangad ng desire ng ibang kabataan ngayon sumasamba sa Diyos na sumasayaw-sayaw na parang mga satanismo. Ako'y napupuri sa Panginoon sapagkat ang mga kabataan dito nasa salita ng Panginoon. Hindi nananaig ang kanilang weakness sa temptation sa mundo. Ina-apply nila ang salita ng Panginoon. Ano na? Romans 12 verse 1 and 2. They offer their bodies as a living sacrifice unto God, which is the acceptable worship or service sa ating Panginoon. At kanilang tinatalikuran ang hubog ng sanlibutan. At yan ang nais ng Panginoon makita sa mga kabataan na matitibay sila sa salita ng Diyos. Na pinanghawakan nila, pinamumuhay nila at hindi magkahalaya ng sanlibutan. At ikatlo na antas, nakita natin ang ama, older people, young men and children, mga kabataan. Again, basahin natin verse 13 to 14. Mga ama, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong dinaig ang masama. Mga anak o children, kayo sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang ama. Inyong nakilala ang ama. Ano pong ipahiwatig dito ni John? Sila po ay mayroong kasiguruhang espiritual na buhay, espiritual na pangunawa, espiritual na discernment, wisdom. Sapagkat kahit mga bata ito, kilala nila kung sino ang Diyos. Kilala nila kung ano yung gawa ng sanlibutan. Kilala nila kung anong hilig ng sanlibutan. Ang kabataang ito, mga kapatid, bagamat sila'y bago pa lamang Kristiyano, ang sabi ni Peter sa kanyang sulat, 1 Peter chapter 1, verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at ang nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. I'm sorry. Psalms para rin ako nabuksan. I'm sorry. 1 Peter chapter 2 verse 2 to 3. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan kung natikman nga ninyo na ang Panginoon ay mabuti, yan ang kasiguruhan. So, balikan ko lang yung testimony. Hindi ko maalala kung sino yung yung kalimutan na naman applicant na sabi niya dito ko sabi niya dito ko na nakita liwanag kung gaano kaya halaga ang salita na uuhaw doon siya pati Sunday pati Monday na akala niya Sunday pa rin masyadong mahaba yung Sunday pero yun po ang kanyang sinabi. Bakit po? Nasa kanya ang spiritual na katotohanan tulad ng isang sanggol. Alam nyo, ang isang sanggol, pagkagutom yan, wala siyang inintinding araw, wala siyang inintinding oras. Ang inahagad niya ay makadede siya sa kanyang ina.
Kahit nakapikit yan, alam niya kung saan niya hahanapin. At walang ina na nagpapabaya sa kanyang anak na nagugutom. Ito po. At ang sabi rito, sa kanyang paghahangad ng spiritual na gatas, marami siyang iniiwan. Iiwanan yung laruan, iiwanan yung pakipaglaro sa mga kuya at ate, iiwanan niya lahat. Yung kaligayahan niya pansamantala, ang gusto niya yung kaligayahang pang habang buhay. Ang sabi sa verse 1, kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunuri, inggitan at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Nakakatuwa po. Kahit sa mga bagong Kristiyano, bagong nakatuklas, maring matagal ka na, na nakikinig ng salita ng Diyos, 30 years na, pero ngayon mo lang naunawaan, sapagat ngayon mo lang, ngayon ka lang nabuksan ng Panginoon, you're a baby. At kung baby, nauuhaw ka sa salita, iiyak ka hanggat hindi ka nakainom ng gatas. Hindi ka mapapanatag kung hindi ka iinom ng gatas. Mimithiin mo talaga ang espiritual na gatas ng salita. Yung salita po, the Bible, mayroon po yung gatas na malinis na minimithi ng bawat sanggol upang siya'y makontento sa kanya pong buhay. Sana makita niyo, mithiin ninyo yung gatas na yun. Walang iba kundi ang makapagbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Assurance of salvation. Kailangan hanapin at hindi yung, okay, dumadalo na ako dyan, marami akong naintindihan, but do you have that malinis na gatas? Nasa iyo na ba? Kailangan mo yan. Dapat mayroong pagnanasa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. May pag-aaral sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikaya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Tulad ng mga pastor, Kristiyano, dapat tama ang kanyang paggamit ng salita ng katotohanan. At kailangan din paano mapapalinis, mapaparantiling malinis ang buhay ng isang kabataan, Psalms 109. Ano pong sabi? Verse 11, itago ang salita ng Panginoon sa kanyang puso. Huwag niya itong pakawalan. Lagi siyang nakikinig sa salita ng Panginoon sapagkat ang nakikinig sa salita ng Panginoon at ginagawa ito tulad siya sa isang matalinong tagapagtayo ng bahay. Hindi siya basta-basta namumuhay sa buhangin, sa ibabaw ng buhangin. Pagdating ng bagyo, wala lahat. Kundi ang isang taong nagtayo sa tamang pundasyon, naghukay siya hanggang doon sa bedrock. Sa bedrock ay si Jesus Christ, nakita niya, nakuha niya mismo ang gatas ng espiritual. Pagdating ng mga unos, maaari siya mabagyo, matanggal ang kanyang bubong, pero mananatili siyang nakatayo. Dahil siya ay matatag na anak. So nakita natin, mga kapatid, ang mga antas ng kalaguang espiritual. Ngayon naman, ang prinsipyo ng kalaguang espiritual. Ang prinsipyo. Pamantayan. Sabi po sa verse 14, mga anak, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala ang Ama. Mga ama, kayo'y sinusulatan ko sapagkat inyong nakilala siyang nagbuhat pa ng pasimula. Mga kabataan, kayo sinusulatan ko sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananatili sa inyo at inyong dinaig ang masama. Number one principle dito sa ating pong kalaguan, whether you are a child or young man, young people, or an adult, yung ating fellowship sa Diyos. Saan man tayo magpunta, dapat mayroon tayong pakikisama sa Diyos. Sapagat sa pakikisama sa Diyos, mayroon pong paglilinis ng dugo ni Kristo.
tumatatag tayo. Ano ibig sabihin ng pagkikisama sa Diyos? Dapat lagi mo yung sa buhay, kasama mo ang Diyos, Kristiyano ka, hindi ka dapat makisalo dyan kung ano yung ginagawa, kung ano yung ginagawang hindi makakabuti sa iyo, na ayoko mag-utos sapagkat ang utos ko ay maring suggestion lamang, pwedeng sundin o hindi. Pero kung ano sinasabi ng banal kasulatan, according to your conscience, kung hindi dapat mong gawin yan, huwag mong gawin, yan po ay konsensya buhat sa banal kasulatan. Banal salita, I mean spirito. Kaya kung ano man dapat, hindi mo dapat na masisira yung patotoo, huwag mong gawin. Magsalita ng hindi tama, magsalita ng mga berde, mga pula, o ano pa mga salita, huwag gawin. Pagbibiro tungkol sa banal na Diyos, bagamat hindi naman talaga Diyos yung mga bato, pero still, ara sa puso, Diyos pa rin, ay huwag natin gawin. Sapagkat kung di natin gigawa, kasama tayo, may pakikisama tayo sa Ama at nalilinis tayo ng dugo ni Kristo, patuloy na paglilinis ng dugo ni Kristo. At number one dyan ay yung pagpapahayag natin ng kasalanan. Yan yung importanteng pagipag-fellowship natin sa Diyos. Admitting our sin. Confession dyan, homologeo sa Grego, ibig sabihin, pangalanan mo kung ano yung kasalanan. Name, what is pangalanan mo? Nagkasala ka, limbawa, ikaw'y nag-isip ng lust, patawarin niyo, Panginoon, sa aking pag-iisip ng kalaya. Nagsalita ako ng kasinungaling, patawarin mo ako sa aking ginawang kasalanan. Hindi yung general mo, Lord, alam mo aking kasalanan, patawarin niyo ako. That's it. Hindi po tama yun. Pangalanan mo kung ano yung kasalanan na gawa mo. Then, hindi lamang sa pagkikisama sa Diyos, kundi ang pagkain natin ng salita ng Diyos. Alam nyo, sa aming nagpa-fasting, sinasadya naming gutumin ang aming sarili, hindi po sa spiritual purpose, but physical purpose. Minsan, nagagawa ko ang 24 hours a day sa loob ng 3 days, pero ginugutom ako. So, sabi nung sabi ko, ba't mo paparusahan mo yung sarili mo? Hindi ka na kumakain ng rice eh. Kumain ka naman kahit mag 16 hours ka lang or 18 hours. So, yun ang ginagawa namin. Pero, pumapayat kami. Kumataba si Ramel from 230 pounds yan. Ngayon, ewan ko lang, mga 180 siguro. Pumapayat. Maganda sa physical. But when it comes to spiritual, hindi maganda. Na pumapayat ang iyong kaluluwa. You have to eat. Kailangan kumain. Kumain ka ng kumain. Sapagkat yan ay makakabuti sa iyo. Pag ginugutom natin ang ating kaluluwa, tsak maliligaw tayo. Kailangan kumain tayo ng salita ng Panginoon. At hindi lamang basta may pakikisama sa Diyos, kumakain tayo sa salita ng Panginoon. Dapat mamuhay tayo sa Espiritu. Dapat tayong filled with the Spirit. Ang sabi nga sa Ephesians 5:18, marami pong hindi nakakaunawa dito. Ang sabi sa 18, huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu. Na alam na natin, ito'y mga symbol, not literal, na sinasabi, huwag na tayo magpakalasing. Uminom lang pwede. Kasi yung utos ng Diyos. Wrong interpretation. Sapagkat sa kontekstong dito po tumutukoy sa alak, kundi sa pamumuhay Kristiyano. Na pag sinasabi pong alak, mga kapatid, ano ba ang nakukuha sa alak? Malalango ka, maligaya ka, masaya ka, sisigaw ka, hiyaw ka, maguhubad ka. Masama, pangit man pakinggan, pero mayor namin sa Leyte noon, nung malasin, naghubad sa harapan ng kanyang mga tao at umihi. Kapangalan ko pa naman. Ano ang kuha niyan? False happiness, false joy, false hope, lahat po yan.
Kaya sinasabi, huwag kang magpakalasing sa sanlibutan na mayroong false joy, false happiness, false hope. But be filled with the Spirit. Saan magmumula ang Espiritu? The Word is Spirit. Faith cometh by hearing, hearing by the Word of God. Diyan tayo dapat magpakabusog at hindi po kahalayan ng sanlibutan. So hindi lamang tayo may pakikisama sa Diyos at mayroon tayong kumakain tayong salita ng Diyos, but be filled with the Spirit. Ipamuhay mo yung buhay na nasa Espiritu. Hindi yung tumataas na yung kapaa mo sa ano, kundi hiwalay ka sa sanlibutan. Sapagkat habang lumalago ka, nalalayo ka sa lahat ng kagustuhan ng sanlibutan, you become holy. For without holiness, there's no one. Wala po makita sa mukha ng Diyos. No one can see the face of God. Kaya dapat lumalago tayo. Mapuno tayo sa Espiritu. Walk in the Spirit. Pray in the Spirit. Live in the Spirit. So yun po mga kapatid, Kristiyano ay pinatawad, ngunit lumalago. Hindi nagiging stagnant. Whether you are a child, young people, old, you have to grow. Kailangan lumago tayo. So ang mga lumalagong Kristiyano ay malulusog sa spiritual, mga anak ng Diyos. Tanong ko, lumalaki ka ba? Sa edad? Physical? Pero kumusta ang iyong spiritual? Tanda natin, lahat po ng ating services sa church ay para sa ating kalaguan. Don't miss. Huwag kayong ma-miss. Sapagkat itong katawan ni Kristo at si Kristo ang nagpapalusog ng katawan. Kung wala ka, hindi ka kasamang lumalago, lumulusog. Kaya mapapansin mo, ugali mo, sanlibutan na, hinahangaan mo sanlibutan, nasaan ka na? Ang spiritual na kalaguan ng Kristiyano ay ang pagiging pagkasang-ayon sa larawan ni Kristo. We become more like Christ. Kaya magagalit na sa iyo yung mister mo. Ikaw talaga, wala ka nang ginawa, mukhang Kristo ka na. Napakasarap pong pakinggan nun. Kung yan ang sasabihin ng mister mo dahil sa iyong paging panatiko kay Kristo o pagiging lingkod ni Kristo. So, tanda natin, ang salita ng Diyos lumilinis palagi sa buhay ng mananampalataya. You are forgiven, but you have to grow. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tinuturuan niyo kaming tumayo sa paninindigan bilang isang Kristiyano. Huwag kaming magpadaig, nahahapay-hapay sa kagustuhan ng sanlibutan. Mas sinusunod namin ang kagustuhan, hilig ng sanlibutan kaysa sa pagkiling namin sa pagkaing spiritual na gatas ng iyong salita. Tulungan niyo kami, Ama, na makatayo tulad ng aming pagtitiwala sa Diyos. Aming pagtitiwala ay nasa Diyos at kami nagiging parang bundok na hindi natitinag. At mayroong kaming kasiguruhan tulad ng isang ng Jerusalem na pinapaligiran ng mga bundok. Matatag, Panginoon, mayroong kaming stability and security bilang mananampalataya. Kaya Lord, tulungan niyo kami na lumago kami sa antas ng aming pagiging Kristiyano. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.